Atrasin mo ito. Oo, babantayin ko lang. Atrasin ko ng konti. Sige, ma'am. Okay, magandang gabi po. Tatlong bagay lamang po yung sasabihin ko. Unang-una po ay kinukumpirma po natin na hawak na po natin si Pastor Kibuloy, si Jacqueline Roy, si Ingrid Canada, si Crescente Canada, at si Silva Semanes po. Nakuha po natin yung custody po nila around 5:30 this afternoon, at mga bandang 6:30 po ay nilipad po natin sila mula po sa Davao at papunta po dito sa Villamore po tayo lumabas. Lumapag po sila ang C-130 lulan po nitong mga nasabing individual, at nakakating po sila dito sa Villamore na around 8:30 ng gabi, at nakakating po tayo dito sa custodial facility na mga around 9:10 ng gabi po. Sa ngayon po ay nag-undergo po sila ng booking process, kasama na po dyan yung fingerprint at mugshot, at natapos na rin po yung physical and medical examination. At nangyari po itong pangyayari po na ito dahil kanina pong mga bandang alauna, imedya po ng hapon, ay nagkaroon po ng negosasyon para po sa mapayapa po nilang pagsuko, dahil binigyan po natin sila ng ultimatum nang within 24 hours po ay kailangan po nilang sumuko, at nagkaroon po ng negotiation. So, ito po ay joint efforts po ng PNP and AFP. Ma'am, sa loob po ba ng ano sila, sa loob ng Kingdom of Jesus Christ, sumuko? O, doon po mismo sumuko? Yes po. Apo. Sa loob po ng KOJC compound po natin sila nakuha. Apo. Ma'am, dito sa loob ng PNP Custodial Center, ano, magkakasama po sila sa isang kwarto? Paano po mangyayari? Wala pa po tayong detalye po dyan. Maraming salamat po, yun lamang ano po. Ano po, ma'am, may masusunod na mangyayari po? Ongoing po yung processing po ngayon, dahil limang katao po yan, sabay-sabay po silang binubooking po ngayon, at na-inspect na rin po sila, at nasa maayos naman po silang kondisyon, although some of them based po doon sa medical examination po, medyo mataas po yung BP, but other than that, okay naman po sila, at tuloy-tuloy po yung processing po ngayon. Ma'am, which case po sila na binuking po kanina? Lahat po ng kaso, at dyan din po nangyari, pagdating po nila dito sa custodial, ay isinerve po yung warrant of arrest po sa kanila. Kung matatandaan niyo po, tatlong kaso po ito, yung kay Pastor Kibuloy po, yung child abuse po, yung sexual abuse, at yung pong qualified trafficking. So binasahan po sila ng mga kaso po nila, at nakaharap po ang kanilang abogado po. At pagkatapos po noon ay binasahan din po sila ng kanilang mga Miranda rights at mga kakapatan po. At pagkatapos po noon ay tuloy-tuloy na po yung ginawang proseso. Ongoing po yung proseso po. Ma'am, paling na ng 24 hours ultimatum po na nabanggit niyo kanina? Nagbigay po ang PNP po ng ultimatum po na sumuko po sila. Otherwise po ay papasukin na po natin yung isang particular building na hindi po tayo pinapayagan pong pumasok. So nagkaroon po ng negotiation ang PNP na kinatawan po ng intelligence group at ISAP. Pinagtulungan po ito, that led to the peaceful surrender po ni Pastor Kibuloy at apat pa. At papasalamat po tayo doon sa naging mapayapa pong at least itong proseso po na ito. Ma'am, saan in particular sila mong nagtago? I don't have at liberty to reveal that. Ang importante po sa ngayon ay nasa custody niya po ng PNP po ito, at ang mangyayari po niyan ay bukas po inaasahan po natin na i-return po yung mga warrants of arrest doon po sa mga issuing courts, particularly dyan po sa Quezon City, kung saan nailipat na po yung mga kasong na isang pa po natin sa Davao, at doon naman po sa RTC 159 po. Ma'am, yung pero hindi po underground, ma'am? Wala pong underground? I don't have any information on that po. Ma'am, yung importante po ay nasa atin na po yung mga pinaghahanap po. Ma'am, sing lang ba yung room na ano, na can you give us kung merong aircon, merong ano po, paano? Wala pa po, hindi ko pa po nakikita kung saan po sila ng kwarto po, manidinile, but meron na pong plano, dahil nga kanina nga po habang ongoing po yung negotiation, ay pinagplanuhan na rin po kung saan po silang mga selda po mapupunta. Ano? Magbibigay po kami ng additional details as we go. Pero definitely, ma'am, magkakahiwalay sila. Ano po yung plano, ma'am? Ano po yung plano? Ano po yung nakasaad sa plano, ma'am? Well, as to the operational details and planning, antayin na lang po natin na papatapusin lang po na natin yung proseso po. What's important is we just would like to confirm po na nasa custody na po ng PNP si Pastor Kibuloy at iba pa. Maraming salamat po.